sabi niya dito, inihikayat niya yung kanyang ama, si Nolly De Castro, si Kabayan, pumunta sa PTV. Ayan, so magandang araw ulit sa inyo mga ka-prop. Alam nyo, nakakahanga yung buhay ng taong ito. Itong si Kabayan ng Lady Castro is nakakahanga yung buhay. Sapagkat simula nung pumasok siya sa ABS-CBN, sa dumating na lamang yung puntong ganito, dumating na lamang yung puntong nagsarado ng ABS-CBN, at nakikita pa rin natin siya sa mga online platform ng ABS-CBN gaya ng News, TV Patrol at iba pang mga programa. So itong si Nolly De Castro is naging reporter, no? Naging anchor ng Magandang Gabi Bayan pagkatapos ng panahon ng Marcos. So ito ay nagsimula noong 1988. Okay. So nung naging kabahagi siya ng ABS-CBN, hindi na siya lumabas hanggang sa sandali ito. Lumabas lamang siya para sa mandali nung nagkaroon ng naging sumali siya sa politika. Nung sumawa sa politika bilang senador at nung naging vice presidente siya. Ito. Naging 2004 hanggang 2010. 2001, naging senador. 2004. 2004 naman, hanggang 2010, is naging vice presidente siya. So yun, ito si Nolly De Castro, naging anchor to ng TV Patrol. Talaga namang hinahangaan ng taong ito, ng mga kaibigan, mga kamiluso. Siya din yung humawak ng sikat na sikat na palabas na Magandang Gabi Bayan. So dito, lalo na yung kanilang Undas Special, yung kanilang mga Halloween Special, talagang inaabangan, pinapanood yung Magandang Gabi Bayan, the Undas Special ni Kabayan Nolly De Castro. So, alam niya, pag umikit ka, alam na alam mo na ito si Kabayan Nolly De Castro, iba yung style niya. At na naging field reporter din siya, talagang sumusunod siya sa mga kahirapan, sumusunod din siya talaga doon sa mga aktual na mga pangyayari, gaya ng baha, gaya ng ano-ano pang mga pangyayari doon talaga sa field. Okay? At kasama niya sa pag-aang sa TV Patrol ay ang mga batikan din. Sila Corina Sanchez at saka si Ted Failon. Sabalit, pag-uusapan din natin yung mga buhay ng dalawang ito. Buhay ABS-CBN, buhay pagbabalita ng dalawang. Okay, so naging vice president niya itong si Nolly De Castro noong 2004 to 2010 sa pamumuno ni Gloria Macapagal-Arroyo. At pagkatapos niya naging vice president, bigla siyang bumalik sa ABS-CBN. Okay, so ngayon, naging tanong din ng ilan kung ito ba si Nolly De Castro ay lilipat ng istasyon. So, kasi itong si Nolly De Castro, kung hindi niyo po nababatid, so nagkasama din sila sa pagbabalita ni Carl Chanco sa TV Patrol. Siyempre, magsasarado yung kumpanya mo. Isa sa mga questions na papasok talaga sa isipan, lilipat ka. Itong mga tanong, mga haka-haka, mga spekulasyon, mga tingin ng mga tao, is binigyan lino ni Nolly De Castro noong September 23 na balita ng inquiry that net. At wala, hindi lang inquiry yung nagbalita nito. Is dito na sinabi ni Nolly De Castro, Kabayan Nolly De Castro. So ito nga dito, sabi nga ng headline, sa Nolly De Castro vows his kapamilya forever. Okay, so naging usap-usapan niya na talagang Nolly De Castro is manatili sa ABS-CBN. Pero in the later, sabi niya, wala naman forever kasi. Dependent siya naman gano'n. Medyo pa parang pabiro. Ang sabi dito, the broadcaster journalist once again made his vow that he will be a kapamilya forever. But added, hindi naman pala forever. Wala naman forever kasi. At nung July nga, nung sinarado ito, so naging usap-usapan talaga kung saan lilipat yung mga artista, yung mga angkor, yung mga magtatrabaho sa ABS-CBN. So yung iba po talaga is lumipat na ng second station sa mga ibang channel. Pero ito sa Kabayan Nolly De Castro is nakakahanga yung kanyang naging desisyon ng time na yon. Nung sabi niya is mananatili siya, no, sa ABS-CBN. Mananatili siya bilang kapamilya at meron pang katagang forever. So, mapapahanga ka talaga. Andun yung katapatan niya, sa kumpanya pinalingkuran niya. Nakikita pa naman natin siya ngayon sa ating mga online na mga platform gaya ng YouTube at saka gaya ng Facebook. Ngayon pa, nakapag-partner siya sa isang ABS-CBN, nakapag-partner ngayon sa isang
local na channel na papapanoodin natin sa ating mga television, malamang na mag-stay kung si Gabayan Uri de Castro ng mas matalita na ABS-CBN. Subalit, nitong October, medyo naging usapin din naman ito kasi itong si Kat de Castro, yung anak ni Noli de Castro, na naging anchor din itong si Kat de Castro dati ng mga ibang mga palabas sa ABS-CBN gaya ng Magandang Gabi Bayan. Isa, ang sabi niya dito, inihikayat niya yung kanyang ama, si Noli de Castro, si Kabayan, pumunta sa PTV. Sabi nga dito ng statement is, gusto ko pong lumipat sa PTV ang tatay ko. Yun ang end goal ko. Diba? Ngayon, dinigit pa niya yung pangalan. His name is Kabayan, subagay siya para sa bayan. Ito, nung tinanong naman siya kung ano yung naging reaction ng tatay, ang sabi niya lang dito, ang tanong daw ng kanyang tatay is, seryoso ka ba? Okay, seryoso ka ba? May sinusunod siyang contract, bitiw na siya ng salita. Pero, araw-araw siyang kinukulit ng kanyang anak. Okay, so, hindi na nalang kung ano magiging decision. Pero saludo tayo sa pag-stay ni Kabayan Uri dito sa ABS-CBN. Not only for ABS-CBN, I mean, sa pag-stay niya sa mga tao sa isang kumpanya na medyo natumba, napahanga pa rin. No? Practicality-wise talaga, yung iba talaga, maghahanap ka talaga ng kumpanya kung saan pwede kang tanggapin at kumpanya ng ito, walang nagiging problema. I know naman, may dad love na love niya ang ABS-CBN. Pero iba pa rin kung nasa PTV ka. Pag PTV ka, sabi niya, mas mapapanoodin ang masa. Okay? Pero nung September 23, ngayon nabasa natin kanina, sabi niya nulit, kasi yun talaga isa forever siya, kapag forever siya. Pero hindi pa tapos dito si Kat, ang sabi niya dito, but my dad knows I never give up easily. It's an everyday thing, sabi niya. Pagtatabi ko sa kanya, sinasabi niya agad, hindi pa ako nilipat. Let us consider din tong word na to, pa. Hindi pa ako lilipat. So hindi pa, hindi siya parang conclusive na hindi ako lilipat. Mayroon pang open dito na hindi pa ako posible din na lumipat si Noli de Castro. Kasi sabi nito, hindi pa ako. Ito ay para lamang sa pag-unawa ko dito sa salitang hindi pa ako lilipat. Okay. Abangan natin yung susunod na, of course, alam natin, dinitingala itong si Kabayan Noli de Castro at sa kanyang pagiging patikan sa industriya. Iba yung dating. Habang yung kanyang mga ibang mga kasama sa trabaho, is na si paglipatan na naghanap ng ibang mga malilipatan, mga resign na, ito ay nakita natin na si Kabayan Uri de Castro is na natili sa ABS-CBN. But we don't know what will happen in the next days, months, habang nilerepaso pa yung kabuuang kaso ng ABS-CBN. Hindi natin alam kung ano maging stand ni Kabayan Uri de Castro. Ikaw, tingin mo Kabayan, kamilya, kapuso, tingin mo. Ito ba si Kabayan Uri de Castro ba ay lilipat? Kapit ng kanyang anak ba na lumipat sa PTV4 sa television ng bayan? Makumbinsi ba siya sa tingin mo? O makakatili siya sa ABS-CBN? But again, yung ginawa niya na pag-stay, yung statement na gano'n, I believe wala siyang ginawa nga para lumipat, is para sa akin, nakakasaludo din yun. Anyway, kung lumipat na siya, mayroon siyang sariling rason, of course, wala naman tayo pakialam doon. So, yun lang, napag-usapan lang natin siya kasi isa siya sa mga tinitingalang tao. Isa siya sa mga tinitingnan tao talaga pagdating sa industriya ng pamamahayag. Lalo na, kung usapin is may kinalaman sa ABS-CBN. Okay? So, I think yun na lang muna. Ikaw, Kabayan, ano? Tingin mo ba ito si Kabayan Uri de Castro ay makukubinsin ng kanyang anak para lumipat sa ibang stasyon sa PTV or manarili siya sa ABS-CBN. Okay, so mga kamamilya, mga kapuso, mga kaibigan, thank you so much for watching. God bless everyone at pwede ka pa mag-subscribe sa channel na to. At pwede mo naman piliin lamang yung mga papanoorin sapagkat broad yung topic natin pinag-uusapan dito sa aking channel, sa channel ng Pedro. Okay, thank you very much and God bless everyone. Bye-bye.